Counsel in the heart of man is like deep waters, but a man of understanding will draw it out. Let's pray, Panginoon. Salamat sa inyong biyaya, Panginoon. Kanina sa mga naligtas na, Panginoon. At nawa sila yung patuloy, Panginoon. Na Carlo, Lord. Na Hannah, Lord. Na si Love, Lord. Pamilya na, Panginoon. We pray na kayo pong gapala ng iyong gabi, Panginoon. Ay, salamat po sa aming Bible Quiz, Lord. Di kayo magsawa, Panginoon. Makita namin ang blessing dito. At least tumatalim ang aming memory. Ganun din po ang na-familiarize ko sa inyong special ng mga ganitong bagay. Gano'n kayong tricate, Lord, yung ginawa niyo sa tabernacle. We pray na kami po yung kapatuloy. Sina mga hindi pa nakakasama namin, Panginoon. Alalaan niyo rin po sila, Lord, yung mga pinagdadaanan. Tulungan niyo po sila. Paunawa niyo, Lord. Paalala ang kanyang kalooban sa kanilang buhay, Panginoon. Nalati, in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay. Pura po. Okay. Lapit na tayo. Matapos. Ilang bang Proverbs? 30. 32 ba? 31. 32. Okay. Proverbs 31. 31 lang. Okay, so wine is a mocker, strong drink is raging, and whosoever is deceived thereby is not wise. So medyo familiar to. Lagi natin itong, kung di sila naniniwala ng alak ay di dapat inumin. Mga Kristiyano yan, mga Calvinist, ganun, karamihan eh. Ganun din yung ibang Catholic. So pero karamihan na kakausap natin, naniniwala sila dyan, alam nila yan eh. Yan ang biyaya ng Panginoon. Pero iba, ginagawa nilang paglaki mo, inom ka ba ng alak? Very good, no? So, nakakahilo yun, nakakabobo yun. Okay? Kaya sinasabi dyan, hindi ka lang basta ng bobo. Para ka niloloko. Diba? Nakakita ng nalasing tapos maayos pa rin. Diba karamihan dyan, mga lalako si daddy nun, may English-English pa rin. Nung ako nalasing ako dati, nabrasan ko rin yun. Wala naman, tahimik lang ako. Ano, may mga... Pero malol. Kaya pangit yan. Makakantangan. Kaya yung sinabi dito, di ba? Parang mocker. So niloloko ka ng alak. So obviously, personification yun. Kasi nga, nagmumukha ka tanga pag nakainom ka na, di ba? At yung sinabi, strong drink is raging. Ano yun? Ano yung raging? Maragasa. Nagbabaga. Rage. Ano yung rage? Galit, di ba? So, parang ganun. Parang pag sinabing rage, hindi pag sinabing road rage, di ba? Ano naman kailangan mag, ano, mag-aaway yan. Minsan, abari lang para mga ewan. Kasi nga, ganun, paglasing. Tumatapang daw. Pero sa walang, sa bali. Ang dami-daming bagay na pwede kang maging matapang. So, Luini, maging matapang ka. Oh. Diba? Yun ang maging katapangan na may mararating tayo. May pakinabang. Kaya, matabaw. Uy. Kaya, pagpulis ka, yan. Doon ka maging matapang. Hindi yung, gusto mo sapakin yung nakita mo, yung unang nakita mo. Gusto mo sapakin, matapang ako. Hindi matapang yun. Kaya sabi dyan, napakalino, no? Whosoever is deceived. So hanggang ngayon, naloloko yung mga yan. Yung mga companies na yan. Kaya yung mayaman niya, kasi addictive yung substance. Tapos yung mga pelikula, yung mga commercial nila, puro panloloko. Puro ang gaganda, ang ganda lalaki. Ngayon, mga babae na ngayon. Ngayon, mga bata na yung commercial nila, di ba? Kaya yung mga bata ngayon, kala na, ganun pa dapat. Di, gawin din natin yun, si, kung sinong idol nila. Sino bang, ano ngayon, mga model ng ano. Dati si Pacquiao yan eh. Ngayon, tinanggihan niya na, buti naman. Eh, ano pa? Ngayon, di ba, nakikita ko, hindi ko nakakilala kasi mga bata talaga eh. So, niloloko sila. Tayo naman, huwag mo paloko. Ngayon, sa mga evangelical, Baptist, Christian, medyo okay tayo dito. Yun ang magandang balita. Ano? Pero may mga grupo pa rin, mga Calvinist. Ano yan eh? Ewan ko, bakit uso sa kanila yun eh? Ha? Si ano? Yung Basta, mga Calvinist.
Pero si ano, tinanong si ano dyan, si yung isang Calvinist sa sikat. Sino ba yan? Kinokot ng mga Baptist, sabi ko, kinokot siya. Yung isa pa? Hindi ba? Yung medyo nakakalbo na. Hindi, hindi ba pa? Yung isa? Sikat din. Lagi nilang kinokot. Yung Christian hedonist daw. Si, di ba yun? Basta kung sino man siya. John Piper. Yan, si Piper. Tinanong siya ng napakasimpleng tanong eh, about alak eh. Ang sabi, ah, sagot, pwede mo sabihin, pwede o hindi, ganun lang. Palibasa nga, karamihan sa kanila, inom. Parang, yung gusto nila, mayroong ano naman ng Panginoon dyan, mga ganun-ganun pa eh. Yan siya sabi ng Bible eh, ano ba? Ay, sa muting na niya, masama yun. Niloloko ka? Okay, galit yun sa'yo. Ano pa? Niloloko, ay, ano pala yung makar, niloloko, deceive, niloloko din. Not wise. Full yun, yun lang yun. Hindi lang hindi matalino, full. You're not wise, pag naloko ka. Parang ibig sabihin ito, dapat maiwasan mo naman. Ang daling i-determine na mali yun, tapos maloloko ka pa. Ganun yun. So sa atin, medyo okay yan, di ba? Next, the fear of the king is as a roaring of a lion, whosoever provoked him to anger sin it against his own soul. So medyo makikita yung practical na naman to, practical advice. So may gagalitin ka, huwag yung hari, unless of course tayo, gusto winning. Alam natin, alam na alam mo yung kalooban ng Diyos yun eh. So, pero kung makaiwas ka, umiwas ka na. Okay? Parang sinasabi lang nito, reality na pag ginalit mo yung nasa rule, meron kang kalalagyan. Okay? It is an honor for a man to cease from strife, but every fool will be meddling. Okay, anong isabihin nun? Ngayon pala sinasabi natin kanina meddle. Tama ba yun? Meddle ba yung kanina? Peddle. Peddle, okay, sorry. Meddle, ito na nga yung, meddle, meddling. Nakikialam, di ba? Nakikisaw-saw ka. Kaya sabi dito, pag may nag-aaway na, anong dapat mong gawin? Alam na natin yan kasi alam mo, napoprovoke ka lang, ano man nag-ano sa'yo, bakit ang init ng ulo ko, may narinig lang akong ano man yan, ba't ang init ng ulo ko? So dapat tayong mga, especially adults, alam na natin yan. Diba? Hindi tayo dapat madaling mapovoke, babae o lalaki. Sinabi na ako, mali ako. Uy, magagalit ako. Pwede ka ba nagkakamali? Ngayon, pag-away ng ibang tao, huwag ka nang makisawsaw, di ba? Kaya sabi dyan, yung mga nakikisawsaw, ang tawag nyo naman sa'yo is fool. Yun ang gusto ng mga, ano, kahit yung mga pastor, eh, nakakasa na minsan, eh. Mga pastor, ha, mag-share sa Facebook, kala mo, siguro, godly, ano to. Hindi na politik, ha? Pakialam natin dun. Ito yung mga Duterte supporter pa, DDS. Nakakasal, ano ba to? Galing sa Bible, sa gintong bagay, hindi ano, marunong. Hindi mo alam kung nababayaran ba to. Kaya ganyan, huwag ka nang makiyano talaga eh. Wala namang katapusan yung away nila eh, kasi nga, kanya-kanyang ano yun, kaya nga politika eh. Diba, yun ang meaning ng politika. Diba? Walang ano, walang katapusan, away. Kasi kanya-kanyang agenda yan eh. Okay. Ngayon yung masabihan ng fool, huwag na kayong makisawsaw. Kung kailangan talaga, ikaw yung nasa authority. Kunwari ako, may away kayo. Ayaw ko mang alam eh. Kailangan ko alamin para magkaayos kayo. Anong gagawin nyo? Bagay sa konti natin. Wala po ano. Okay. Well, may basa po. Ready, go. The sluggard will not flow by reason of the cold. Therefore shall he beg in harvest and have nothing. Okay, isa na sa maraming paulit-ulit rebuke sa mga tamad, di ba? Ano yung sluggard? Tamad or babagal, pwede rin, pero tamad. Okay? Ay, malamig! Ayoko munang mag-ano. Ay, pag uminit, ayoko, mainit pa rin. Eh, hindi na mainit, hindi na
umakulimlim. Uy, okay na. Hindi, baka lumamig ulit eh. Eh, nakakalaging ano. Ibang part naman ng Proverbs, iba yung ano naman, yung takot naman sa leon. Baka may leon. Eh, talaga naman marami sa kanila dati. Pero still, anong gagawin mo? Dala ka ng ano, panlaban sa leon. Hindi na pwede, hindi ka magkatrabaho, di ba? Nga dito. Hello, hello. Bira. Energizer to, ah. Pakuha nga ako, Stephen. May battery doon. Sa third, sa second drawer. Second drawer, this is the dressing room. Bira. Ngayon lang yun, huwag kayong maging tamad, huwag kang mag-rason. Kasi, dadayo lang ka lang. Nagra-rason. Nagbibigay ng rason-rason. Dadahilan. Ayan. Ipin. Ito din mo. Tignan nga ito. Square. Square, square. Okay. Ito na. Yung paborito ko lagi, di ba? Counsel in the heart of man is like deep water. Pagbasa nyo. Ready, go. Counsel in the heart of man is like deep water. But a man of understanding will draw it out. Okay, ano yung counsel? Sa ibang verse, sa ibang version, iba na naman yun eh. Parang, ano ba yung lagay nila dyan? So, sabihin kasi may mga bagay na, especially ang tayo, nag-soul winning tayo. Pero di ba napansin nyo ba, mesin sa itong taong to, pwede to. Itong taong to, hindi. Ito, wag lang natin pag-asa. Bakit ganun? Di ba nag-uusga tayo minsan base sa kanilang response. Diba? So, kaya sinasabi dito, kung ikaw ay may pangunawa, kahit pa sabihin natin, hindi naman, paano mo nalaman? Paano mo nalaman yung pag-asa to? Ito, wala. Kasi nga, pag may pangunawa ka daw, diba, kahit paano lalim yan, iniisip ko itong taong to, loko-lokoin ko to. Kunwari, tatanggap ako. Ito taong to, kunwari, magpapamember ako. Makungutang lang pala ako. Ngayon, ganun eh, di ba? Ayaw ah. So, paano mo alaman yun? So, pag may pangunawa ka daw, kahit pa yung mga malalim na iniisip ng ibang tao at pinaplano, ha, counsel eh. So, pinaplano pa lang niya, naintindihan mo na minsan pag ikaw ay may pangunawa. Gusto niyo ba yun, mga kids? Gusto niyo ba yun? Sabi siya, niloloko kayo ng kuya mo. Uy, kunwari, ganyan. Eh kung matalino ka, alam mo yun, hindi pa nangyayari, alam mo na. Isa yan, ako personally, isa yan sa mga nag-ano sa akin sa Bible, yun ang nagustuhan ko. Ba't mo aaralin yan, ang hirap niya na. Eh kung magkakaroon ang ganun, di ba, parang superpower. Totoo naman yun, superpower naman talaga yun. Pero hindi yung mga, totoo yun. Naitindihan mo yan. Yung kausap ko kanina, yung si Kuya, parang sinasabi niya kasi, sabi kanina, hindi, yung mga ganyan bagay, dito maintindihan yan. Ngayon, eh, punta doon din. Maliligtas. Hindi natin malalaman yan. Hindi, pwede po. Diba? Minahal ka ng Diyos. Gusto ba ng Diyos na punta kayo sa impyerno? O siyempre, kaya niya, in-enable niya tayo para maintindihan yan at nagpapadala siya ng tao na nag-share din yan. Kaya kanina, daming tumanggi sa amin ngayon eh. Ewan ko. Minsan naman, parang halos wala tumatanggi. Hindi ko alam. Hindi, minsan, mag-iisip ka sa sarili mo. Hindi, wala talaga eh. Iba eh. Yung last natin, ang bait naman. Yung ano, galit. Yung iba, busy. Yung iba, okay? Kaya maganda, magkaroon kayo ng, huwag kayo ma-discourage, ang hirap na mag-soul winning eh. Pag nagkaroon ka ng pangunawa, diba, katulad na iba, ayaw naman mag-soul winning kasi na-depress naman. Eh. Lagi ako tinatanggihan eh. Kailangan mo rin yan eh, kahit sa trabaho, kailangan mo magkaroon ng confidence. Pag naligaw ka, kailangan mo rin yun. Pwede practice mo na ngayon, pang-unawa. Diba, mga bata? Yan ang totoo, yan ang sabi sa Bible. Pag meron ka pang-unawa, lamang na lamang ka. Kahit pa, ibaw nila yan, diba? Actually, mayroon pa kang may psychology pa akong binabasa-basa dati.
Ayun kasi akong napanood na gano'n, may nag-share lang sa akin. Kaso okay naman, sabi. Talagang malalaman mo. Yung kinausap mo. Kaso OA. Alam mo ba yun, yung series na yan, Lie to Me? Uso daw dati yun eh, Lie to Me. Yung pambihira, ginawa niyang business. Kasi alam niya eh, imbestiga daw siya. Pag may crime scene, pupuntahan niya yun, tatanungin niya. Alam ko pag nagsinungaling to, pag kesyo kumamot daw na gano'n, may gumanya, may mga sign. May pagkatotoo naman yun sa, to some degree, totoo yun eh. Pero hindi rin, hindi rin ano yun, okay, nabuhay ka, di ba? Yeah, gusto mo malaman yun? Gusto mo malaman yung mga ganun bagay? Parang super power yun ah. Totoo yun. Pero hindi rin lagi, yun katulad doon, inaabuso yun. So may mga exemption. So yan, so yan. Tinatamad kang mag-aral ng Bible, eh kung yun ang magkaroon ka. Sige nga. Mga pastor, kailangan yan. Hindi pwedeng wala ka yan. Mulokon ka ng tao. No? Hanggang manghina ka na lang. Mas gagawa ka na rin ng mali kasi ayaw mo eh. Kaya magkaroon tayo ng pangunawa. Amen? Anong gusto mga kids? Magkaroon superpower? Anong gusto mo superpower? Wala? Diwag? Abilis kumain. Ikaw, anong gusto mo superpower? Anong gusto mo? Hindi inaantok! Walang tulugan, no? Robot. Ikaw? Ikaw, anong gusto mong power? Anong gusto mong power? Power? Focus. Focus. Ikaw? Focus ka. Anong gusto mong power? Sige! Talino. Talino? Bakit? Anong gagawin mo sa talino mo? Maganda yun, hindi inaantok, maganda yun. Productive ka all the way. Ikaw, anong gusto mo superpower? Focus din to eh, kailangan mo focus eh. Ikaw, Peter, anong gusto mo talaga? Gusto mo lakas kumain. Nood kayo ng nood dito, di ba? Kaso problema yun, di totoo yun. Ito, maniwala kayong mga mayaman sa palagay nyo. May discernment yan. Alam nila kung saan sila. Kailangan mo yan. Pero mas maganda pag galing sa Bible, hindi lang investment sa lupa. Ito, lagpas-lagpas to hanggang sa langit. Kaya iba, ganun din. Mga preacher, hindi alam. Di ba yung sinasabi natin lagi? Rewards yan. Kailangan mo ng rewards. Maging matalino ka, maglingkod ka sa Diyos. Tanga-tanga mo pag hindi ka naglingkod dito. Eh, ligtas na ako eh. Palagay mo, pareho yung ano doon. Hindi ko kaya maging matalino kayo. Amen? Amen. Eh, yung talino, kahit saan, magagamit mo yan eh. Sinong ayaw ng talino dito? Sinong gusto? Matalinuhan? O yung hindi... Peter, gusto mo maging matalino? Pag ayaw mo ng katalinuhan, wala ka talaga nun. Hindi ka na magkakaroon nun. Yung nakakalungkot eh. Gusto na, gusto rin tayo. So, share mo ng salita lang. Hindi man lang na, oh. Okay. Verse 6. Ready? Pakibasa po. Ready, go. Most men will proclaim everyone his own goodness, but a little man who can find. Okay. Famous din po ito, no? So, ibig sabihin lang nito, napaganda nito, pag may nakita kayong yung taong to, lagi na siyang magaling sa paningin niya. Eh, yung sinabi sa Bible eh. Kung saan siya magaling, alam mo yung ano mga ganyan tao, dapat ganito, kunwari, nag-propose lang na yung pala, ako yun. Ayaw nila sabihin direkta, pero tayo dapat, ano tayo? Ayan, pag nag-solunin tayo, hindi natin kailangan gawing magmalaki. Basta ganito lang gawin natin sa environment. Alam mo na, ang advocacy nun, environment. Ang ganda yung preaching ni, dyan, Anderson. So, isa sa mga bagay na walang kwenta-kwenta, yung isave mo yung environment. Kasi nga, ang Diyos na bahala dyan eh. Ito yun, yung iba, let us save the whales. Let us save the, trees. Save the turtles. Huwag kang mag-straw kasi kawawa naman. Ang bihira.
Siguro kalaban ng gumagawa ng story yung nag-expose doon. Ni Labi, no? Kaya mo siya, nakakasarap, ang hirap. Ba't wala kayo slow? Hindi pa napanood yung ano? Hindi. Ano may research ko yun, eh? Ano research ko yun? Ayun pala yun, nakakaawa nga naman talaga. Ano ba? So, ganun. So, kahit mga bata, sabihin, ay, huwag niyo pong, ano, huwag na akong mag-aaral ng Bible kasi mag-aaral naman ako ibang bagay. So, wag na ganun. So, isipin mo, bakit natin sinasabing gawin to? Huwag yung puro ikaw yung magaling. Eh, kasi sinasabi na dito, uy, paano nalaman ng Bible yun? Alam niyo eh. Huwag ka na magmalaki sa Bible, okay? Ano yung sabihin ng but a faithful man who can find? Ano yung faithful? Matapat. Okay. So, kinukumpara niya ngayon, kabaliktaran daw ng isang tao na puro magaling ako. So, tandaan niyo yun. So, ano yung sabihin? Pag faithful ka, ibig sabihin, kahit hindi ikaw yung magbukang magaling, idea mo yun, ikaw yung gumawa sa trabaho, usong-uso yan eh. Kasi talagang minamaster ng iba yan eh. Kaya mo siya, naiintindihan, bakit hindi nga binigyan ng credit eh, magaling nga yun. Eh, gusto niya siya yung wag mo kang magaling. Okay? Si iba naman, hindi sila yung naka-invento, bibili yung company na ano. Again, sa business, medyo okay lang yan. Pero sa ibang bagay, okay ba yan? Kunwari, ngayon ang uso sa church. Sa church, ano? Ay, lalo sa church, di ba? Ang nag-testimony, kaya sa atin dito ako uso yung testimony. Pero okay lang din yan minsan, ha? Basta totoo, okay. Minsan na testimony, napanggit ko nga sa inyo, minsan. Ang bihira, pag, ay, siya na naman, no? Gisiyaw muna ako ng ano, 30 minutes. So, gawin mo na lang yung dapat mong gawin. Faithful ka dyan. Lalo yung katalinuan, di mo pwedeng ipekiin yan. Oh, gusto ko akong magsalita. Eh, napakinggan ka nga namin. Ah, yun na ba yun? Hindi ka nagtapat dito, hindi mo naman inaral. Sablay ka ngayon, o, di lalo ka napahiya. Gusto mo agad magpastor, ikaw, pastor. Sige. So, kaya ang gandang galing ng Bible. So, tinatanong niya tayo ngayon. Kasi lahat tayo sa pool dyan. Ano ba? Hindi ako ganyan. Kaya nga, sinatanong ka eh. Sino makakita ng faithful man? Faithful ka ba? Yun ang tinatanong sa atin. Faithful ka ba, Stephen? Ito, malaki na to. Pero mabait naman to, Stephen. Eh. Insan. Lahat ng mga bata, especially, ganun. Okay? Tapat ba kayo sa panambahan? Amen. Paano masabing tapat sa panambahan? Hindi matutulog. Yan. Dapat makikinig. Hindi late. Siyempre, lahat aatinan. Okay? Sa asawa, paano masabing faithful? Hindi naghahanap ng iba. Okay? Mauwi lagi sa bahay. Ano pa? Yeah, tama. Kung lalaki ka, magpudos ka. Tama yun. May kalapatan yung babaeng mag-ganon. Linis ako ng linis dito. Tapos. Todo ako. Tapos. Ikaw, easy-easy ka lang. Ano lang meron. Sa babae, ano yung matapat na babae? Proverbs 31. Yeah, ano ka? Ang ganda ng mga ano yun. At maging friends mo rin yung friends ko sa ano yung mga Amerikano, ano, conservative. Sabi pa naman, na-insulto ako, sinabihan ako, dapat na ako daw yung nagluluto. Ako lang ang magluluto. Na-insulto ako, dapat ako rin yung maglilinis. Dapat. Galing. Dapat hindi lang luto, dapat patilinis. Galing. Sarap ng ganong asawa, no? Hindi mo iiwanan yun. Hindi lang. Iiwanan talagang ano. Parang pinalo yung ulo mo sa semento pag iniwanan mo kayo ganon. Okay? So ganon, magtapat lang itong mga bata. Aral lang. Eh, ako din gusto ko magka-pera. Anong gagawin mo sa pera? Magtapat ka lang sa ginagawa mo ngayon. Yun yun. May kondisyon. Anong kondisyon? Dapat may pera. Anong pera? May mo kailangan yun. Pero pinapagawa sa'yo, yun ang gawin mo. Bata ka pa eh. Ano ba?
Ito, sa ginagawa natin, pag-aaral. Ay, nako. Ito sinasabi ko sa inyo. Ang layo na marating nyo dito. Hindi pwedeng pekiin yung analin sa Bible. Libre to sa lahat. Ibig sabihin, lahat ng tao pwede kang iusigin. Pwedeng may secret knowledge ako na nakakalam. Loko-loko. Okay. So, malaki naman ang ano mo, returns pag ikaw ay nagtapat talaga dito. Amen? Yung pagbabasa na ginagawa nyo. Oh, hindi naman nila alam eh. Sige lang, sulat lang. Kunwari, natatawa si Stephen. Natatawa. Ang cool is busy. Ang haba kasi ng ano mo eh. Sabi ko sa'yo, kaya nyo lang eh. 80 chapter? Nagreklamo kagabi. Ang ganda-review pa ako nung unahin ko. Review, basa. Ano? Eh sa lahat ng gagawin niyo, huwag niyong lolokohin yung sarili niyo, okay? Tapat ka lang. Kung anong kaya, ay wala akong chick eh. Di wala, next time. No, sige. Ayan, at least tama, totoo ha? Ay, ilagay mo. Ito, nagbabasa to. Lakasan mo. Ano ka na, Exodus? Ano ka na, what? 27. Lakasan mo. Exodus 7. 27 daw. Ah, 7. Ah, 7. Ba't sa Exodus ka nagsimula? Genesis. Galing pala nito eh. Lakasan mo, ha? Louder, you speak louder. You read loud. So that your speech will develop. Ako si pastor, talaga bulol dati. You read that. Pero pag salita ka ng salita, nakikinig, okay, matututo ka din, okay? Sige, ready, go. May basa po, ready, go. Just man walketh in his integrity, his children are blessed after him. Okay, so natandaan nyo to, may ganito ng verse. Integrity and then his children is blessed after him. Hindi na nagkakamali o nadaanan lang natin. So, yung sabihin nito, ang mga bata, ito lagi sinasabi yung pastor to eh, kaya sarap sa church eh. Yung mga bagay hindi ka matututunan eh, sa labas na sarili mo lang. So, so pag pinagpala yung tatay mo, hindi ibig sabihin, pagkapalain ka rin. Pero madalas ganun. Madalas. Kaya hindi sayang. Oh, pasalamat ako kay daddy kahit paano. Ang kwento lagi nito, ano. Yung tatay, okay naman. Ano si daddy? Si Lalo. Kahit paano, nagsikap si daddy. Amen. So, his children are blessed after him. So, hindi lang yan yung physically, kasi iba, sabi, nagdakaw ako, ng ano ko, ng loko ng tao, tapos mabibless, para mabless yung financially lang. Pangit naman yun. So, maganda, Kristiyano ka na. Nagpahala na yung anak mo na financially, sa karir nila. Maganda rin sa paglilingkod sa Diyos. Amen? Kaya wala kang excuse eh, na hindi ako masyado maglilingkod. Kasi iba hindi. Ako, mas gusto ko na yung ganito eh. Kasi minsan, di ba, pag ano, hirap dalin. Kung sinong tapad, yan, tayo-tayo. Ganda yun. Para solid. Pero pag-pahibin natin yung iba, sayang naman. Lalo yung mga na-baptize dito. Okay, next, go. He that seated in the throne of judgment scattered away all evil with his eyes. Ano yung sabihin nun? Ano yung scatter na yung sabihin dyan? Literally, pag sinabing scatter, nagkakalat lang, di ba? Pero sa Bible, nahihiwalay-hiwalay. Anong mangyayari pag naghiwa-hiwalay o nagkumpol-kumpol pala yung evil? Matinding evil. Matinding evil yan, di ba? Lumalakas yung loob. Ito mga bangla na ito ngayon, lumalakas yung loob nila. Bakit? Kasi sa mga pulpit, minsan nagkulang. So, tinanggap na, nanghina na yung preaching. Ay, okay lang daw pala. Sabi ng ibang pastor, okay lang eh. Well, tumapang sila. Uy, let us meet other gay, other sodomites. May dumadami. Habang dumadami yun, lumalakas ang loob niyan. Ang dami pala natin mga bading.
Di ba? Nakakasok. Nakakasok kayo mayroong ano eh. Ang yung papanoorin mga bata. Sabagay, talaga naman nakakadito yun. Pero, yung tumatapang sila. Kaya ngayon, ang positive dito, yung hari daw, pag naghuhusga siya, pag sinabing seated in the throne of judgment, sabi ng sabihinan, ngayon, doon muna tayo sa result. Pag ikaw ay maayos na hari, may scatter evil. So, obviously, yun ay nahati sila, hindi sila lumalakas ang loob. Kasi, again, hindi natin maalis yun. Diyan na sila eh. Andiyan na yan eh. Tanggap na natin yun. Pero ang ayaw natin, yung lalakas sila. To the point na ngayon, tayo na yung takot tayo magsalita against them. Eh, kahit sinabi dyan, sinabi ng Bible, ganito. Okay? Samahan yan. Ang pangit yan. Ang baboy yan. Kasi hindi tayo magsasalita. Eh! Huwag na magsasalita sa agad sa amin. Ay, oh. May mga gano'n. May nag-sorry sa mga bating. Anyway, yun tayo sa first part. Ano, paano daw mangyayari na mascatter sila? Yung kasamaan. At hindi maiging malakas at magkukumpulan. Paano daw? Una yung judgment. Pero pansinin nyo, hindi lang siya basta nag-judge. Siya ay umuupo at doon sa trono. Sure, umuupo lang pala sa trono eh. Ginagawa ko yung araw-araw eh. Okay, pag sinabi nyo kami, si Pastor, sa mga nakuha ko sa kanila, pag may matter na importante, sabi nyo lagi, upuan natin yan. Ayan ang ano ni Pastor dito eh. Naintindihan ko naman siya may upuan. Ibig sabihin, hindi yung pag-usapan nyo ng matagal na hindi nagmamadali kasi importanteng matter yan. So, parang ganun lang yung nakikita ko dito, no? Na ikaw yung haring, uy, sabi ng ano, kapatayin. O ito, binigyan ang regalo. O, bigyan mo rin ng ano yan, pabura natin yan. Hindi yung mabilis mong mag-judge. Lalo ikaw ay, pag ikaw yung ruler, isang judgment mo, apektado maraming tao. At minsan, matagal. Diba? Nangyari sa tubig natin, nangyari dyan. E, siyempre, merong ano, naghangad. Okay na yan, pasa na yan. O, talo pala tayo. So, kaya dapat, upuan yung dapat upuan. Okay? So, yan. So, sa atin, mangyayari yan. Pag medyo malaki na tayo, may kailangan mga issue na upuan. So, kanina, yung Christmas na yan, medyo napag-usapan na rin naman namin yan eh. Pero, yun nga talagang inaano ko yan kasi, kilala si Anderson mismo. Ganun, iniisip ko yun eh. Nag-pray ko din. Sa maraming bagay, tama siya eh. Ba't itong bagay na to, baka ako yung mali. Ay! Hindi. Okay? So, upuan natin ang dapat upuan. Ano pa yung mga importanteng bagay dapat upuan? Ano yung mga masabang bagay na dapat pag-isipan natin kung paano natin usgan? So, yun na nga yung sa sodomy, sa church, yung mga policy ng church na ano yung nakakasama sa church? Ayan, tingnan natin. No? Ginagawa na nila to eh. Nakabuti sa kanila yung kunwari. I-adapt na rin natin. Upuan muna natin. Okay? So, yan. Tindihan niyo ba yan? Upuan. Okay? Huwag agad mag-usga. Next, ready go. Who can say I have made my heart clean? I am pure from my sin. Okay, so another, ano yan, ang ladas ginagamit natin, Romans 3:10, Romans 3:23, and then yung sa Titus, and sa Ecclesiastes, na walang gumagawa ng mabuti, at hindi nagkasala. Okay, ito pwede rin. Proverbs 29. Okay, who can say, I have made my heart clean? I am pure. So wala, okay, walang puro. So baka sinasabi sa atin dito, again, minsan maganda yung mga rhetoric question, yung mapapaisip ko eh. Sino magsasabi niyan? Kaya itong mga ginagawa niya, ba tinatrap ka naman, di ba? May nagsabi. May Pastor Anderson ulit yun eh. Nasa, kahit ako minsan, may ini-imagine ko, paano, pastor ka, wala ka bang kasalanan? Ano sasagot mo? Di ba? Ganun eh. So, actually, hindi mo kailangan sagutin. Pag hindi mo naintindihan na lahat makasalanan, nagpapanggap ka rin na ano ka, di ba? Na ano ka mang righteous dyan. Kung gano'n ang iniisip mo sa sarili mo, mahirap ang sagutin to.
So gagawin mo lang, iiwas ka na lang at magkukunwari ka, palabas mo na mabuti ka. Ganun. Ang hirap nun. Ang hirap ng ganun buhay. So ano lang kailangan mong gawin? No? Di alamin mo yung sinabi ng salita ng Diyos. Sa Word of God ba? Sa Bible ba? Meron ba tao dito na walang kasalanan? Wala. Ngayon, ba't ka pa may guilty? Ngayon, hindi ibig sabihin itong gumawa ka lang kahit anong kasalanan. Pero, at least iligtas mo yung sarili mo doon sa kalokohan ganun. May mga ganun kasi talaga, ang tawag doon perfectionist. Sinless perfection. Meron ganun, mga Pentecostal yung iba. Hindi naman lahat. Pero may ganun sa kanila. Mga baliw, di ba? Na daw silang, oh, may mga ganun. Tigas lang ng mukha. Kasalanan na lang nila, hindi sinasadya. Hindi sinasadya. Kasalanan pa rin. Hindi, no? Sige po. Last na to. Ready, go. Diverse weights and diverse measures, both of them are alike abomination to the Lord. Okay, pag nakita niya abomination, matindi yan. Okay, Karina, nakita na natin. Nasa saot lang. Kasi I believe ang sexuality is sacred. Yun yun. Ayaw niyang malapit tayo sa kahit onte. Kahit nga biro lang. Okay? Diba? Naano kayo kayo bad eh. Dati. Bibiro na ka. Dati nga ko. Ayun. Kiss tayo. Mga ganun. Diba? Pag nasanay ka na doon, ayan na. Hindi maganda. Ayun yung sa sexuality. Kaya yung kanina sa suot, importante yun. Huwag ka mag-usot ng hindi para sa lalaki. Pag babae ka. Ngayon dito, oy, abomination na naman. Ano yung abomination dito? Yung nagkaiba lang yung sukat eh. Ganun ba? Eh paano? Wala nang katulad nung ano ko, yung squala ko. Kasi paribasang mumurahin lang. Yung squala ko, tsaka yung ano yung tape measure? Hindi parehas eh. Kaya inaalam ko na lang, ano maginamit ko dito? Ito. So, lumurahin kasi anyway. Bakit naman galit ang Diyos doon? Ha? Ba't galit ang Diyos sa iba-iba ang mesyo tsaka ang ano? Ganun ba kasama yun? Yes. Sabi dyan eh. So, pero kailangan maintindihan natin saan nga? Yun, parang kung nagkamali ka lang. Yun ba yun? Kaya hindi naman. Katulad nun, nagkamali ako kasi mali yung pinanukat ko. Hey! Galit ng Diyos sa akin, eh, ganun. Obviously, yung gumagawa niyan, di ba? Na-tackle natin kanina, Sunday School, Bible. Ito ang salita ng Diyos. Eh, binago. Ang tawag doon, corruption. Galit ang Diyos doon. Sa Revelation, di na napatawad. Okay? Kaya ganun din sa mga sukat. Alam niyo yung panukat, eh. Pag may panukat ka, doon susukatin yung ibang bagay pa. Kamari, yun yan, yung nagbebenta ka ng kung ano man yan. Ano ba binibenta? Bigas. So, pag binago mo yung panukat mo, yung mismong imemesure, lahat ng bagay na imemesure dahil doon sa panukat mo, iba-iba na. Eh, kung nagbebenta ka sa isang araw ng, isang daang customer, ng daya ka lang ng konti. So, times mo yun sa dami mong benta, ganun kadalas na daya. So, napaka-applicable sa maraming bagay ito, sa paggawa ng batas. Okay? Ano yung mga batas na unfair? Yung tax na yan. Ano to yun? Wala ka nilang magawa eh. Kasi dyan na sila. Full-time work nila yung gumawa ng batas. Eh, paano mo naman sasano yan? Hindi ka na pwede magbutuhan tayo. Yun na yung definition ng ano? Republic Representational Democracy. So, kunwari, sabi may democracy pero yung binoto mo, sila na nag-iisip dun. So, kahit sabihin mong di dapat yan, minsan wala ka na magawa. Okay? So, gagawa sila ng batas. So, ito, mag-invest ang gobyerno dito sa lugar na to. Yung pala, nabili na kung sino yun. Kaya pala yun ang gusto niyang mag-invest sila, di ba? So, sila ang kumita na naman. Ay, ito niyo yun. Panglulokong matindi to. Nagmo-multiply, hindi lang multiply. Pag yung panukat mo mali. So, ganun din sa doktrina ngayon. Naintindihan nyo lang, bakit galit tayo sa false teacher. Pag sinabing repent of your sins, hindi naman masyadong tinitira. Yun, pareho lang yun eh. Hindi sa lahat ng bagay. Pag nagkamali na tayo dyan, ituturo nila yan. Tuturo nila sa tinuruan nila. Ano nangyari? Okay lang yung konting compromise.
Gayahin natin yung ano, yung iglesia ni Manalo sa ibang bagay. Kasi parang magaling sila doon. Gagayahin mo pa, kulto na nga yun. Hindi naman yung sabihin lahat ng ginagawa nila mali, pero yun na nga, yung set, yung mindset pa lang na gano'n, na gayahin natin dahil sila'y pinagpapala doon. Ako, maling-mali na yun. Amen? So yung mga panukat natin sa judgment, ah, pag ganitong sinabi ng taong yan, ayoko na agad sa kanya. Pag sinet mo yung utak mong gano'n, lahat ng lalaki, bulero. Ganun. Hindi lang kaya doon mag-asawa. Hindi ikaw din ang nawalan. Lahat ng ano, pasto, yan, mga kanina na naman, tinatanong yun, naintindihan natin, ano bang religion nyo? Hindi natin tinatago, hindi tayo mumbo na tinatago nila. Mamaya na, Christian din kami. Saka ka ano, attend ka muna sa amin. Parang networking din, di ba ganun yung mga networking? Ano bang business yan? Sumama ka sa akin. Tapos doon na na-explain. Kasi lulutuin ka na doon, yung pala yun. Nakakasa yung mga ganyan eh, no? Okay. Open-minded ka ba? Oo. Ibang klase pa, okay? Sabihin nga natin to. Diverse ways and diverse measures. Both of them are alike abomination to the Lord. Okay, let's pray. Panginoon, maraming salamat sa napaganda mga knowledge mo kayo na yung part sa amin sa to the book. Proverbs, Lord, yung compilation ng mga practical advice, Panginoon, at I believe ito ay again, ito yung inyong salita, Panginoon, kaya ganito ka ganda at ka-accurate. So we pray na lapit na rin matapos, but aming zeal do sa ganitong pag-aaral ng Proverbs ay hindi mabawasan, especially yung mga bata, Panginoon, maging wise sila, alamin nila kung saan na-invest ang kanilang time ng kanilang buhay, Panginoon. Kaya pumalati lagi, natin niyo po ang mga plano nun sa next week, Panginoon, magkaroon ng katagumpayan, may encourage ang dahil, may encourage. Kung may mga bisita, Lord, ay maligtas din po, Lord. Yung mga soul winning din po, Lord. At next year, Lord, ang aming soul winning seminar. Alalaanin nga rin po, Lord, ang tamang material, tamang partnership, Lord, ay magkaroon kami. Ay, salamat po, Lord, sa Mother Church din po, Lord, na celebrate kanina ng Thanksgiving this very moment, Lord. According to your will, Panginoon, i-bless you, Lord, sila. Ganun din po kami, Lord, kung anong dapat tayong adopt sa the Mother Church. Kung hindi, malaman namin pa rin. Malulati lagi. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen.